Yo! What's up mga kalayas? Kumusta po kayo? So, eto na lang po ang inyong Dr. KJ Fox hashtag 09 motovlog at iba pa. So, on today's vlog mga kalayas is magdi-DIY tutorial po tayo. Yes naman. So, ang gagawin po natin ngayon mga kalayas is tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng balloon pillar. Ano ba yung balloon pillar? Ito po. Yan ang balloon pillar. So, ngayon is ituturo ko siya sa inyo ng step by step. So, nandito po ako sa work actually kaya lang naisipan ko na i-vlog ito at gawing tutorial para sa inyo mga kalayas. So, tara at samahan niyo ako. Pero bago yan, syempre, eto muna ang ating intro. Pasok! So, ang unang gagawin natin mga kalayas is gagawa tayo ng pattern para sa ating lobo. So, dito makikita nyo na ang size ng ating lobo is 12 inches. So, ngayon, gagawa tayo ng butas dito para maging pare-pareho yung sukat ng ating lobo. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gagawa ng butas. So, ito improvise lang po. So, tatansyahin natin siya. Let's say 12 inches yun. Siguro mga 10 inches ang gagawin natin mga kalayas. So, pwede kayong gumamit ng ball pen. Okay, so ipapakita ko sa inyo saglit lang. So ito mga kalayas, gumamit ako ng pin. So pwede kayong mag-check na mga pin natin yan. Pwede yung mga pin natin para sa mga bulletin board. And then tinansya ko lang yung gap niya na mga 5 inches para ang maging bilog natin is 10 inches. So wala akong dalang tripod. So ngayon bibilugan natin siya mga kalayas. Okay, so ayan. So ayun, isang diskarte kapag wala kang pambilog, ayan, luha ka lang ng papel. So, tansyahin mo. So, check-checkin natin siya mga 10 inches, mga kalayas, and then, bubutasan natin siya ng cutter. So, yun ang isang tip para magkaroon ka ng pattern para sa iyong lobo. Ayun, so, ayan. Ingat lang po sa paggamit ng cutter mga kalayas. Okay, so ayan po, nakagawa na tayo ng pattern natin. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang gamit nito. Bakit ko siya ginanyan mga kalayas. Okay. Mahirap ang walang tripod. Ipapump natin ang ating balloon. And then isushoot natin siya dito. So ayan, kailangan sakto siya dyan sa guhit na yan. So, lahat ng ating gagawin na balloon is ganyan yung gap niya dapat. Sakto lang siyang papasok dito sa ating pattern. So, para maging pare-pareho sila at magandang tignan ang ating balloon pillar mga kalayas. So, okay. So, yun po yung idea ng ating starting. So, tara magtuloy-tuloy po tayo sa ating paggawa ng balloon filler. So, pwede nyo rin po magamit ang strategy na to pag gagawa kayo ng mga balloon arc. So last time po kasi gumawa kami balloon arc. So ngayon is balloon pillar naman. Then yeah, itatay na lang po ito mga kalayas. So ayan mga kalayas, nakapagbuo na tayo ng ilang pirasong balloon. So ngayon is papakita ko sa inyo kung paano naman sila pagdudugtugtugtungin. Okay, kasama pala natin si, what is your name brother? Yeah. What is your name? Al-Amin. From where? Which country? Bangladesh. From Bangladesh. Mega shout out to you, brother. Oh my so, God! He is the one that wants to make the balloon now and then we'll make it as a balloon pillar later. Okay, so. Okay, perfect. So, Al-Amin making the balloon now and then I will be connecting them all and then we'll make it as a pillar. Okay, so I'll update you later. So ngayon mga kalayas is papakita ko naman sa inyo kung paano sila pagdudugtungin. So meron tayong hawak na dalawa. So itatay up natin siya ng ganon and then ayan, so pagdudugtungin natin yung dalawang red and then kuha rin tayo ng dalawang clear.
lang din sa kakin. And then, paglulutuhin natin sila. So ngayon, itong dalawa na ito is pag-crisscross natin sila. Kahit isang ikot lang o dalawang ikot. So ayan, meron na tayong set ng red at saka clear. So mamaya is i-assemble natin sila as a pillar. Ipapakita ko sila sa inyo, i-update ko lang na yung mga guys. Okay? Yo mga kalayans, so ngayon is napagdugtong-dugtong na natin yung ating mga balloons. Ngayon is i-assemble natin sila dito sa pipe na to. Okay, so tara, samahan niyo ako. Yo. So ganyan ang magiging position niya mga kalayans. Papakita ko lang sa inyo. So i-tie up natin siya dito sa ating pipe. Okay? So ang unang gagawin mo is pwede mong pagtabihin lang ito. Dalawang red tsaka dalawang clear. So ganyan yung pagkakapwesto niya. Okay? So ipapasok natin siya doon. Ngayon is i-reverse natin to. Itong white pupunta dito, yung red pupunta doon. Titwist lang natin siya. Ayan. So pagka na-twist natin siya, from there, mapupunta siya dito. Itong red mapupunta dito. So ganyan na siya. Alternate dapat white, clear-clear and then red-red. So yung alignment niya, i-make sure nyo para lumito yung spiral design niya is mag next after each other siya. So yung red nandito, dito siya. So yung next red natin is pwesto siya dito. So ayan yung magiging position niya. So hanggang madating na, makakarating tayo dun sa dulo. Okay? So i-update ko kayo ulit. Yon mga kalayan, so nakatapos na tayo ng isang pillar natin ngayon. So ginawa ko pala is nilagyan ko siya ng isang malaki dito sa pinakataas niya. So ayan siya, itatayo natin siya. So gagawa tayo ng anim na ganito mga kalayas. Okay, so itatayo ko lang siya para makita nyo. Yon mga kalayan, so ayan siya. Okay, so ayan yung magiging itsura niya. Kita nyo yung sa taas niya, ginawa ko siyang medyo malaki. So ganun lang siya kasimple mga kalayas. Okay, so nakaisang spiral na tayo, gagawa kami ng anim niyan mga kalayas. So hanggang dito na muna mga kalayas, ha? So yun, nakapag-assemble na tayo ng isang tower mga kalayas. So gagawa kami ng anim na ganyan. So hanggang dito na muna ang ating vlog for today. Ang DIY tutorial natin kung paano kayo makakagawa ng balloon fillers na kayo lang. So yung mga gamit natin is simpleng simple. So mag-subscribe din pala kayo sa channel ni
tropa, si Amin, Al-Amin Vlogs. Ilalagay ko siya sa description box natin at ito yung channel niya. Okay? So, please subscribe to his channel, Al-Amin Vlogs. Yes, yes. Okay, till next vlog, always keep safe. Ahem.